Na, muntik na tayong maghiwalay nung nag-move tayo sa Australia. Muntik? Muntik. Hindi muntik. Hindi muntik. Wow. Ano? Malapit na. Actually. How are you finding our cruise? Very relaxing. Mm-hmm. Wala tayong ginawa kundi kumain. Correct, correct. This is our very first cruise together. And actually in my life. And nung unang sakay ko dito, I was actually very emotional. Kasi I can't believe na we're gonna do this. And it's really one of the first things that we've done together. So ang saya niya. Oh. Yeah. And currently we're on our way back to Sydney. Sayang lang because our Moreton Bay island hopping got cancelled because of the weather. Yeah. Did that bother you at all? Not so much. Mm. Kasi kasama kita. Not. Iba. And there's a lot of things to do yes. in the cruise ship with you. Tulad ng eat. Yes. Drink. Drink. Coffee here is nice. Yeah, correct. Alcohol here is nice, but very expensive. Yeah. People are nice. A lot of staff are Filipinos. Oh, maraming Filipinos. Grabe. Naalagaan talaga kami. We were so happy. Mm-hmm. And pati yung mga bands, live music, live shows, it's all really good, no? Yeah. It's a nice experience. Mm. Has our relationship always been like this? Na lagi lang tayong masaya? Because we've been together for 20 years. Hindi. Like this September, magti-20th year na tayo together since I said I love you to you back in 2004. Oh. Yeah. Dun sa ano, Padre Faura. So has it been like, especially in our marriage, has it been smooth sailing? Not all the time. But all the time? Mm-mm. Actually, gusto ko itanong sa'yo, totoo ba na muntik na tayong maghiwalay nung nag-move tayo sa Australia? Muntik? Muntik. Hindi muntik. Hindi muntik. Ano? Malapit na. Actually. Totoo ba na ang pag-migrate sa Australia ay naging mitsa ng ating paghihiwalayan? Ang lalim. Has it caused problems in our marriage? Oh, na-English ko rin. Hindi mo kaya. In a way, yes. Kasi it's a change in lifestyle. It's a change in responsibilities and expectations. Correct. Yes. Responsibilities and expectations na dapat siguro before we moved eh, pinag-uusapan. Yes. At ayan, inuulan na kami. Should we move Pakundo or should we stay here? I think... May bubong naman. May bubong naman. Halika na. Oh my God. Grabe yun. Change location. Inulan na tayo at lahat-lahat. Now the sun is shining. Now the sun is shining. Biggest difference sa buhay sa Australia and sa Philippines is sa Philippines, napakaswerte natin kasi we had all the help that we can get. Mm. Pero pagdating natin dito sa Australia, nawala lahat yun. Oo. Kasi sa Philippines, dun tayo nakatira sa... Bahay nyo? Bahay namin, oo. Yeah, so we were living with your parents. And dun sa bahay nyo, meron kayong kasambahay. And also, nung pinanganak si Little Pakundo, dun din nagstay yung mama ko. So imagine, si Little Pakundo, may dalawang lola at may isang kasambahay na nag-aalaga sa kanya. So we had so much help. And even the great-grandmother, tumutulong pa din yung nanay ko. Diba? So, yun yung stark difference ng buhay natin sa Philippines and sa Australia. Uh-huh. I remember very clearly nung bago tayo, I think probably 3 months, 4 months in Australia, nagbalot ako ng bag. As in, gumawa ako ng eksena sa bahay. Kasi sabi ko, ayoko na dito sa Australia. Uuwi na ako sa Pilipinas. Kung gagawin mo lang akong katulong, uuwi na ako. Magharap ko ng sarili mong yaya. Parang ganon. Exactly. And I still remember it. Clear as day. Clear as day? Clear as day. Kahit na nangyari yun 7 years ago. Mm. Mm.
sabi nga nila, hindi mo makikilala yung kasama mo hanggat magkasama na kayo sa iisang bahay. Hanggat sa bumukod. Hanggat sa bumukod. Mm. Tama, oo. Kasi we've been together currently now, 20 years na tayo. Mm. We've met each other 2004. Kinasal tayo 2013. Mm. So, nung nag-move tayo sa Australia, that was 2017. Nang taon tayo? 13 years na nun? Yeah. Matagal nga. We've been together for so long. Pero yung move na yon parang all of a sudden, parang hindi ko kilala tong kasama ko. Tama ba? Kilala mo. Mm. Pero... Nagulat. Nagulat ka. Mm. Kasi... kinailangan mo ng help. Uh-oh. From me. At akala ko, nung time na yon, dahil 6 months kang stay-at-home mom, mm. akala ko ikaw lahat sa bahay. Kasi ako parang work lang ako. Pero yung realization ko nun, yung work, 8 hours lang eh. Mm. Pero yung pag stay-at-home mom, that's a 24/7 work. So hindi siya fair. Oh. Eh yung corporate job, 8x5? Mm. Sometimes nag-extend, but yung yeah. sa'yo, 24x7. So, na-realize ko yun na kailangan mag-step up. Oh. Diba nag-start na stay at home lang ako, and then eventually nag-work ako. Yeah. Pero yung load ng housework, nasa akin pa din. Oo. At ang hirap-hirap niya. It was really, really hard for me, and... I don't know. Like, hindi ko alam kung bakit hindi ka nag-initiate. Diba? Magkakaroon ako ng konting galit sa'yo. Kasi bakit ganito tong asawa ko? Hindi man lang ako tulungan. And I think it's because hindi din naman ikaw sanay sa ganon. Kasi nga, there's a big difference sa buhay natin. Alam mo na, rich kid ka. So, no, lumaki ka ng may mga kasambahay. Oo. And so from younger years hanggang sa adulthood mo, meron kang kasama sa bahay. Uh-oh. That who are doing things for you. Yeah. Tama. And even your mom is very masipag at talagang inaalagaan ka. Tama pa. And ako naman, I came from a much simpler family. Mm-hmm. And kahit natatamad-tamad akong apo at anak, eh lagi naman ako nauutusan ng lola ko. And I think yung mga tinuro niya sa akin nung bata ako, nakatulong siya when we moved to Australia. Kasi biglang, all of a sudden, marunong pala akong magluto. Marunong pala akong maglaba. Marunong pala akong gumawa ng mga gawaing bahay. Akala ko, magugutom ako dito. Akala ko, ang kakainin ko lang dito, corned beef. Tsaka spam. Pero hindi, nagluluto ako ng masasarap na pagkain. Masarap ka pala magluto. Kalain mo, natuto pala ako sa lola ko. And I'm really grateful kasi nakikinig pala ako sa kanya. Kahit lagi niya akong pinabagalitan sa bahay kasi ang tamad ko daw, kailangan pa akong utusan. Pero nung naglipat tayo dito, talagang alam ko pala lahat, di ba? Alam mo, palagi tayong nag-aaway, nagkakatampuhan. And I think we sat down and talk na kailangan ko ng tulong. And ano yung mga bagay na ginagawa mo ngayon? Vacuum. Mm. Walis. Mm. Nagdidilig ng halaman. Correct. Bumili ako ng halaman pero hindi ko kayang diligan. Siya na yung nagdidilig. Nagpupulot ng tayo ng aso. Mm, bumili ako ng mga... Hindi ako bumili. Umampun ako ng mga aso. Pero ayokong pulutin yung mga tayo nila. So siya yung nagpupulot. Diba? Ay, mga maintenance sa bahay. Yes, yes. Oh. Actually, sa sobrang dami ng mental load ko, to the point na parang ang dami ko nang nakakalimutan, nag-overspill na siya. Kasi apart from work, kasi may work naman ako, I also do content. And I do all the other chores na hindi niya sinabi. Nagluluto, naglalaba. Hindi na ako nagpa-plancha. Hindi ko na kaya. Nagtutupi. Nag-grocery, ganyan. Si Pao yung parang admin sa bahay. Ako rin yung sa dishwasher. Ako yung nagtetris ng mga plato sa dishwasher. Tinanggal mo yung mental load. Alam mo yung mga schedule. Yung mga schedule, kung kailan yung mga bayarin, ikaw na yan. And I think those little things made a massive difference sa buhay nating mag-asawa. And that's also why gumagawa tayo ng mga ganitong bakasyon.
para makapag kahit na ulan, ulan lakas ng ulan, pero para ma-relax, 'di ba? Importante 'yun. Mm. Kasi minsan yung stress isa pa 'yan sa mga nagiging mitsa ng away, 'di ba? Kasi minsan nauuwi mo yung stress. Oo. Nadadala mo sa akin. Pero mahirap gawin. Madaling sabihin mahirap gawin, pero dapat hindi rin nauuwi yung stress sa trabaho, sa bahay. Mm, tama 'yan. Mm. Although parang ang hirap talagang kapag stress ka from work, tapos uuwi ka, naisip mo pa rin yun. Oh. Pero dapat pag nasa bahay ka. Oh, kasi minsan pag stress ka, hindi mo namamalayan. Medyo mataas na pala yung boses mo. Oh. Diba? So medyo, guilty. Guilty. Yan. Ako din naman, minsan pag nasa-stress ako, diba? Parang nagsusungit na lang ako. Pero pag ako stress, wala siyang karapatan magalag. Pero pag siya stress, galit ako. So, as in, I think it's also one of the reasons why hindi kami nag-aaway. Kasi pag mali siya. Pag mali ako, mali pa rin ako. Mali siya. Siya lang ang mali. Ako lang ang magaling. Pag tama ako, tama ka. Oo, tama. Tama. Pag tama kami pareho, tama ka tama pa rin. Tama pa rin ako. Ako lang. So, Facundo, dahil inula na tayo lahat-lahat, bakit yung pag-move din natin sa Australia made our marriage actually a lot more stronger than ever. Totoo yan. Totoo yan. Because, like, ako, I admire you right now on how... Kay papuri. Oo naman. On how much you've changed as a man. Kasi talaga, totoo nung bago tayo, parang gusto ko nakitang ibalik sa nanay. Sorry, no return, no exchange. Sobrang tamad niya. Sobrang tamad, Lord. Bakit mo hindi ako tamad. Masipag ako mag-work. Samad sa bahay. Sa gawain bahay. Kasi hindi naman ako gumagawa ng gawain bahay. Kaya nga, na-explain ko naman. Pero ngayon, like, yung growth mo from that kind of, like, person to ngayon, super hands-on mo kay Leon. It took you 3 years. 3 and a half years old na si Leon. Doon mo pa lang siya na punasan ng puwet. Ganon. Oh, doon nag-work level. Ka na. Doon nag, oo. So that's why I'm really admire you for ano, being able to step up and be able to ano, help out. Kasi alam ko medyo may konting pride sa lalaki yung gumawa ng ibang gawaing bahay. Pero yan ka na ngayon. Mm. Diba? Okay, nakikinig siya. Minsan ko lang yung purihin. In public. Salamat. But really, I really admire you. And because of that, I think it's really good that we were able to talk about it. Uh-oh. And be able to discuss. Alam mo yan. Uh-oh. Ano yung sabi mo, managing? Managing expectations. Yung naman yung workplace, yung bahay, very good. Okay lang. Communication. Is key. Collaboration. And teamwork. Yeah. Kasi team tayo. Yun. Dahil team tayo, dapat yung anak natin may role na rin. Ano bang role niya ngayon? Matulog, ay nasa kwarto, mag-isa na naman. Kailangan bigyan ng assignment. Assignment. Kailangan magkaroon na siya ng assignment. So, yun lang. So, is that the key to the happy marriage? Ano yun? Collaboration? Dami niyang sinabi. I'm confused. Communication.